Ngayon po ang panglima po nating sharer is from Sapphire Hills again. Siya po ay 35 years La Nunciata Parish Choir member, 35 years MLCP or Ministry of Lectors and Lector Commentator Psalmist member, 30 years as member of El Shaddai. Siya po ay walang iba si Sister Nene Oyao. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay si Nene Oyao na 1977 pa po na ako ay naglilingkod dito. At meron po akong dalawang anak. Nakatira po kami sa Sapphire Hills. Ang unang-una po, ay diyan po kami sumisimba sa Emerald Hills na nagkataon na ang pare namin nakuha ni Jimmy Ogilvie ay hindi namin alam kung ano at siya ang sumusundo at naghahatid. Yung pala, ang pare ay fake. Na ano namin, pati sa pagbibinyag, ay ang kanyang pagbibinyag ay illegal at hindi po totoo na siya ay pari. Nagkataon po na ang Oblates of St. Joseph ay nagtayo ng simbahan sa pamumuno ni Father Guido Coletti. Si Father Guido Coletti po ay laging nagpupunta dito at nakilala namin siya sa aming pagpa-practice ng choir na lagi kaming nandito dahil nagtuturo sa amin ay teacher pa sa Assumption na si Beth Legaspi. Nakilala namin siya, kinausap namin siya, ano siya, foreigner po siyang pare. Pero marunong siyang mag-Tagalog. Siya po ay nakapayong lagi, iniimbestigahan kung ano ang pagpapatay ng simbahan. At ang una munang tinayo niya ay yung Parish Hall, yung Novitiate House, at ginawa na rin niyang opisina. Nang, ang isa pong dumating si Father Paul na naging parish priest namin, hindi po namin alam na meron pong dumating na pare na napakabait. Walang iba kundi si Father Paul. Siya po ay sa baba kami nagmimisa. Ang tao po dito sa Victoria Homes ay walang 1,000. At makikita po ninyo na hindi mo makikita ang kapitbahay mo sa taas ng talahib. Nakakatakot talagang tumira dito at napakahirap tumira dito. Ang means of transportation ay napakahirap. Alas 7 lang ng umaga, nakahanda ka na, aantayin mo na yung minibus na ano ng Victoria Homes. Tapos pag uwi namin sa gabi, nasisiraan pa kami at naglalakad kami magmula dyan sa TAT hanggang dito sa Victoria. At dumadating kami alas 11 na ng gabi. Dahil hindi ko na maasikaso yung aking anak na ang katulong dito hindi magtagal. Wala pa po ang RB1 at RB2 dahil puro talahiban pa lang yan. Ang meron lang po, Diamond, Ruby, Sapphire, at Jade. Yun lang po ang meron. Napakahirap ng means of transportation dito. Kaya, na,
Nang kami ay nakalipat na dito, iniyakan ko yan. Sabi ko, bakit dito tayo lumipat? Ang hirap, sabi kong ganun. Aalis ka ng maaga, hindi mo na maasikaso ang anak mo. Sabi ni Ernie, pasensya ka na dahil ang napangasawa mo ay isang mahirap na tao lang. Baka hindi ninyo may tatanong sa akin at maniwala kayo sa akin o hindi niyo ako paniniwalaan. Nag-loan kami sa SSS na ang halaga lang ng bahay namin ay worth 50,000 na sinulugan namin sa opisina ni Ernie. Kasama namin si Oscar Antonio. Wala na, nakabase na sa Texas. Kaibigan yun ni Ernie. Hindi ko po alam na kung paano kami napalipat dito. Siya lang lahat ang nag-askaso. Ang hirap din sumakay ng tricycle. Pag alas 9 ng gabi, hindi ka na makakasakay sa tricycle. Dahil ayaw nang umakyat nang magta-tricycle at ayaw nang bumaba dahil may lumalabas daw diyan sa tat. Yun ang sabi nila, may lumalabas. Ayaw talaga na kami ay na mag-anuli dito na bumaba ang magta-tricycle. Yun. Nung si Father Paul ay walang sasakyan, lagi po yung naghihiram ng sasakyan, sasabihin niya, hatid mo naman ako. Sabi niya, sunduin mo naman ako sa Green Hills at ako'y magmimisa dahil meron siyang beblesan sa Caloocan. Yung pag-ano namin yan, habang operatory, nagsimba na rin kami. Sabi ko, si Father Guido, makikita mo, isa-isang nilalapitan ang mga parishioner para manghingi ng donasyon. Ganun pala siya, kaanong pare. Sabi niya, yun, pag alis namin, at si Father Paul, mahilig yan, sumama sa amin para kami mag-almusal. At kay kwento ng kwento, ang dami-dami niyang kinikwento sa amin, ang sasabi, may morning girls na pala noon dahil kami magkakasamang morning girls na malimit kami kumakain ng almusal. Kasi hindi yan kami nag-walk sa baba. Noong kami kumakain ha, kikwento siya, sabi niya, pupunta daw siya sa Green Hills. Sabi niya, oh, sabi daw ni Father Guido sa kanya, oh, nandito ka na naman, Paul. Wala ka na naman pambayad ng miral ko. Sabing ganon. Sabi niya, oh, bibigyan siya ng pera, pati pang grocery. Dito po, pagka nagmimisa, ang mga parishioner, hindi nagbibigyan ng in-kind, bihira. Puro po mga prutas ang binibigay. Ngayon, pagka kami ay nagpa-practice ng choir, sasabihin yan, aakyat yan dito. Ang tawag sa amin ni Father Paul, mga kumadre, kayo'y bumaba at kayo'y magsikain dahil mabubulok ang mga prutas, walang kakain yan. Kasi nag-iisa lamang po si Father Paul. Wala siyang kasama, wala pa si Manarista, wala pa si Father Junzares. Kasi ang sumunod sa kanyang naging parish priest nung maalis na siya si Father Junzares. Ngayon, sabi niya, kumain na kayo. Kasi pag may okasyon dito sa simbahan, lagi yan nagpapakain sa akin. Sa amin, pati mga anak ko, yung anak kong lalaki, malimit siya dito. Mami, pupunta na ako kay Father Paul. Bakit? Mag-aano ka na naman doon? Sabi ko gano'n. Kakain lang ng spaghetti. Mami, ang sarap-sarap. Walang sahog. Sabi niya, natatawa. Pinakain nga kami ni Father Paul. Napakasarap ng spaghetti niya. Mahilig siya magluto, Father Paul. Ngayon, sabi namin, kumakain kami. During Holy Week yun, time, kami ang nag-aayos ng bulaklak ng Blessed Sacrament. Si Mrs. Kala, si Becky, ako,
at saka si Tito Rod at saka si Efren Binirao ang kasama naming lalaki na nag-aayos ng electricity. At si Efren Binirao, siya rin na naglalampaso dito. Wala po kaming naranasan na paghihirap niyo. Pag during Christmas, lalapit sa akin si Father Paul, ito yung 10,000, pumunta na kayo nila Manang Ellen, bumili na kayo ng gamit natin para sa Pasko. At yung 10,000 na yan, pamasahin ninyo, pagkain ninyo, at yung mabibili ninyo, sabi niya, bahala na kayo, sabi niya ganun. There's a time na pag Holy Week naman, hahabaan ko ang aking sermon, bahala na kayo, at isa-isa kayong bumaba para kumain. Hindi kami pinababayaan talaga ni Father Paul. Yun. Time na dumating si Father June, may kasama mga seminarista na, marami na seminarista sila. Ngayon ay mga pare na, sila Father Dilbert, sila Father Maxi nasa Italy, marami na. Tapos, alam mo yung mga seminarista na yan, malimit din pumupunta sa bahay at nanonood ng TV o kaya nagpaparis-paris, may dalang saging. Sabi niya, naku, nandito na naman kayo. Sabi ko, ganoon. Baka mamaya, pag wala si Father John. Sabi niya, ganoon. Kami ay nag-ano. Yun, istoryahan. Tapos, sasabihin, tatawag sa akin sa telepono si Father John. Be-verifyin. Sabi niya, sister, nagpunta ba dyan ang mga bata? Opo, sabi niya, ganoon. At saka, pagka nagpapanubina, malimit siya nagpapanubina dyan sa baba. Kung kilala ninyo si Mami Rose Arcinas, pagka malimit siya ang nakakaalam sa pagnunubina. Ngayon, time na yon, wala pang lektore. Ang namimili lang si Father po kung sino magbabasa. Yan. Tapos, sabi niya, ni kay Mami Ruth's Father, sabi ni Mami Ruth's kay Father Paul, meron tayo pong nubina. Sabi niya, maiksi lang. Ayoko ng mahabang nubina. Sabi niya, ganun. Sinasabi niya ang totoo. Sabi niya, ganun. Ayun, sabi niya, pagkatapos ng mahabang oras ng ang paglilingkod dito ni Father Paul, nanghihinayang kami. At siya'y nakaalis na dito sa amin. Napakabait na pari yan na hindi ko makakalimutan. Yan lang siguro po ang masasabi kasi ang iba sinabi na nila lahat Yun. Okay lang. Tapos na ako. Maiksi lang talaga.